Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na lahat ng mamahaling mga bagay na pwede mong maisip ay nakuha na ni Kim Jong-un? Kaya mula sa mamahalin niyang piano collection hanggang sa mga privado niyang golf courses ay pag-usapan natin ang 10 pinakamamahaling bagay at ari-arian na pagmamay-ari ni Kim Jong-un. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, piano collection. Talaga naman kung marami kang pera tulad ni Kim Jong-un na nakukuha mo mula sa mga taong naghihirap sa bansa mo ay kahit na anong bagay ay kayang-kaya mong bilhin. Pero alam mo ba na maski pala pagdating sa industriya ng musika ay malaki ang interest na pinapakita ni Kim Jong-un. Sa katunayan nga niyan ay sinasabing meron siyang 36 na high-end na piano ang in-import niya mula pa sa ibang bansa, kasama ang iba pang mamahalin at talaga namang tila ba ginto ng mga recording equipment. At alam mo ba kung magkano ang nagastos sa pag-import ng mga piano na ito? Tinataya lang naman ng tumataginting na $6.2 million, o kung sa pera natin ay katumbas na yan ng mahigit sa 300 million. Sa katunayan nga ng pagmamahal ni Kim Jong-un sa musika, ay meron pa nga siyang 13-piece ng live band na binubuo ng puro babaeng violinist. Nag-enjoy din siya sa pakikinig ng mga 80s music, na kung saan noong 2018 ay nanood nga siya ng 2 oras na concert ng mga South Korean performers. At ang K-pop group na pinanood niya ay ang sikat na grupong Red Velvet. Ang kanilang performance ay ginawa sa Pyongyang at talaga namang sinasabi niyang naantig siya sa naging performance ng grupong ito. Number 9, mga palasyong tirahan. Alam mo ba na nagmamay-ari si Kim Jong-un ng 17 mga palasyo sa North Korea, na kung saan ang pinakasikat dito at kilala ng publiko ay ang Ryongsong Residence, Kangdong Residence at Wansan Residence. Ang mga palasyo na ito ay talaga namang hindi basta-basta at tanging pinakamayayamang mga tao lamang ang makaka-afford, na kung saan lahat ng luho ay pwede mong makita dito. Na ang mga pasilidad nga nito ay merong sariling horse racing tracks, man-made na mga lawa at private train stations. Isipin mo na lamang kung gaano karamya ang pamumuhay ni Kim Jong-un habang naghihirap at walang makain ang kanyang mga mamamayan. Samantala, ang palasyo niya naman sa Wonsan Residence ay merong 10 magkakahiwalay na villa at meron din ditong pribadong pantalan, maging mga basketball court, at syempre ay hindi rin mawawala ang sinehan. Number 8, private cinema. Dahil nabanggit ko kanina ang pribadong sinehan ni Kim Jong-un, ay alam mo ba na kahit pinagbabawal sa North Korea ang pananood ng mga teleserye o pelikula ng mga dayuhan, ay hindi naman ito sinusunod ng mismong supreme leader nila, na kung saan ang namayapang supreme leader nga ng North Korea na si Kim Jong-il ay nagmamay-ari ng nasa 30,000 VHS at mga DVD ng mga Hollywood na blockbusters na pelikula, na kung saan ang pinaka-partikular na kinababaliwan niya ay ang mga pelikula ni James Bond. Dahil nakita nga ng mga imbestigador na lahat ng mga pelikula ni James Bond ay merong kopya ng DVD ang dating Supreme Leader. Pero syempre ang hilig sa pelikula ay hindi naman natigil lamang kay Kim Jong-il, dahil naman na rin ito ng kanyang anak na si Kim Jong-un, na kung saan ay nagpagawa pa nga siya ng isang pribadong sinehan na kayang mag-okupa ng 1,000 katao. At syempre, siya at ang kanyang pamilya lamang ang pwedeng gumamit nito. Number 7, pagkabaliw sa basketball. Alam mo ba na baliw na baliw at mahal ni Kim Jong-un ang larong basketball, na kung saan noong 2013 nga ay hinar niya ang grupo na Harlem Globetrotters, isa itong entertainment group na basketball team, at binayaran niya ito para maglaro ng isang exhibition game laban sa national team ng North Korea. At para nga mapapayag ang Globetrotters team na ito na maglaro mula sa USA papuntang North Korea, ay isa-isa silang binayaran ni Kim Jong-un
ng tigli 5 milyong piso. Samantala noong 2000 naman ay nag-request si Kim Jong-un na kung pwede bang ipadala ng Amerika si Michael Jordan sa North Korea. Ngunit hindi pumayag dito si Michael Jordan. Kaya naman sa huli ay si Dennis Rodman, nakatim ni Michael Jordan, ang pumunta at pumayag sa kahilingan ni Kim Jong-un, na kung saan syempre ay binayaran din siya ng Supreme Leader ng napakalaking halaga na siguradong hindi niya matatanggihan. Number 6, private jets, armored planes at iba pa. Sa puntong ito ay talaga namang napatunayan na natin kung gaano kaluho si Kim Jong-un, na tila ba lahat na ng mararangyang bagay sa mundong ito ay kaya niya ng mabili at matamasa. Na kung saan ang maluhong pamumuhay ni Kim Jong-un ay hindi syempre makokompleto kung wala siyang koleksyon ng mga private plane na talaga namang hindi maaabot ng isipan natin kung gaano kamamahal. Meron din siyang napakaraming koleksyon ng mga mamahalin at armored na vehicles na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso, na kung sana hindi pa kasama dyan ang 9 na po niyang mamahaling train cars, na ito'y namana niya pa mula sa yumaon niyang tatay na dating Supreme Leader. At ayon sa kanya, ang pinakapaborito niya sa lahat ay ang Mercedes-Maybach limousine, na kung saan ay isa ring bulletproof na sasakyan at nagkakahalaga ng mahigit sa 200 milyong piso. Habang ang kanyang pribadong tren naman ay kayang makapagdala ng isang armored Mercedes, at kuminsan pa nga, ang kanyang mga armored vehicle ay nagdadala pa ng kanyang mga personal na CR o bathroom. Kaya literal na paligid ni Kim Jong-un ang nag-a-adjust sa kanya. Hindi na rin naman maitatanggi kung bakit ganito karami ang mga sasakyan ni Kim Jong-un. Ito ay dahil sa maraming mga security ang nakabantay sa kanya sa tuwing umaalis siya kasama ang kanyang buong pamilya. Number 5, mga barko at yate. Ngayong tapos na nating pag-usapan ang mga mamahaling sasakyan na ginagamit ni Kim Jong-un sa lupa, ay pag-usapan naman natin ang mamahaling mga barko at yate na kanyang ginagamit sa karagatan syempre, na kung saan ay meron nga siyang princess yacht na nagkakahalaga ng 350 million pesos, na kung saan ay matatagpuan dito ang lahat ng mga bagay na tila ba sa mga hari mo lamang makikita. Sa loob kasi ng mamahaling yate na ito ay mayroong gourmet chicken at lugar na pwedeng kainan ng mga pinaka-ingrande at mayayamang tao sa North Korea. Kasabay ng mga barko at yate ay mayroon din siyang mga pribadong jet ski, water slide boat at 200-foot pool party. Nasinabayan pa ng paikot na slide na lalo lamang nakakadagdag sa kanyang maluhong pamumuhay kahit na nasa dagat pa siya. Pero hindi dyan nagtatapos ang lahat, dahil meron din siyang team ng mga nagluluto sa kanya sa tuwing siya ay namamalaot sa dagat. Pero syempre, hindi ordinaryong mangingisda lamang si Kim Jong-un, dahil ang kanyang barko ay merong 2-story na building at iba't ibang mga slides na talaga namang angkop sa mga batang maharlika na nagmula sa kanilang pamilya. Kaya naman kahit na sino ay hihilingin talaga ang ganitong pamumuhay ni Kim Jong-un, na kahit nasa dagat pa man siya ay hindi nalilimutan ng mundo kung gaano siya kayaman. Number 4, mga pagkain at alak. Kung nanonood ka at kumakain ka ngayon ay siguradong manliliit ang tingin mo sa sarili mo kapag nalaman mo kung gaano kasasarap at kamamahal ang mga pagkain na nilalagay ni Kim Jong-un sa kanyang malaking tiyan. Mula sa mga lobster, mamahaling caviar at maging ang wagyu beef, hanggang sa mga keso na mula sa French at maski Johnny Walker's Scotch, ay talaga namang masasabi natin na tila ba walang limitasyon kung ano ang kayang kainin at bilhin ng Supreme Leader ng North Korea. Dagdag pa dyan na hindi rin natin pwedeng kalimutan kung gaano kalaking pera ang ginagastos niya sa pag-i-import pa lang ng mamahalin at talaga namang glamorosong mga alkohol o alak. Kasama na dyan ang mga wine at champagne mula sa iba't ibang mga bansa katulad ng Bulgaria, Macedonia, maging ang gin at vodka na mula naman sa Russia at iba pang mga bansang kaalyado ng North Korea. At kung namamangha ka na dun, ay talaga namang magugulat ka pag sinabi ko sa iyo na minsang uminom si Kim Jong-un ng mga bote ng alak
na nagkakahalaga ng mahigit sa 1,000,000 piso. Grabe! Number 3, mamahaling mga kabayo. Alam mo ba na ang matinding kaalyado ni Kim Jong-un na presidente ng Russia na si President Vladimir Putin ay mahilig sa mga kabayo, na kung saan ay minsan na nga siyang bumili ng kabayo na nagkakahalaga ng $75,000 o kung sa pera natin ay mahigit sa 7,000,000 piso. Ito ay ginastos niya para makabili ng 12 purebred na mga kabayo mula sa Russia. Kaya naman hindi na rin nakapagtataka kung bakit ang North Korean leader na si Kim Jong-un ay mahawa sa hobby ng presidente ng bansang Russia, na kung saan ay malaki nga rin ang ginagastos niya para sa kanyang mga alagang kabayo, na minsan ay bumili siya ng talaga namang magaganda at mamahaling mga puting stallion na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. At hindi kalaunan ay nagdulot ito ng kontrobersiya. Ayon nga sa pag-iimbestiga ng Amerika, ay mula 2010 hanggang 2023 ay nakapag-import siya ng hindi bababa sa 138 mga kabayo mula sa Russia, nang lahat ng mga ito ay maabot ang halaga sa mahigit 30,000,000 piso. Talaga namang masasabi natin na napakalaki ng pagmamahal niya sa mga kabayo. At hindi lang yun, napag-alaman din ng Amerika na 20% ng kabuuang state budget ng North Korea na dapat sana ay napupunta sa mga mamamayan nito ay ginagastos sa pagbubuo ng mga pasilidad at mga bahay upang matraining ang kanyang mga kabayo. Talaga namang nakasasama ng loob kapag nalaman ito ng kanyang mga mamamayan. Number 2, mamahaling mga relo. Katulad ng sinasabi ko kanina, ay walang katapusan ang mga bagay na binibili ni Kim Jong-un gamit ang pera ng kanyang mga mamamayan. Katulad na lamang ng mamahaling koleksyon niya ng mga relo. At hindi lamang ito normal na mga mamahaling relo, kundi ito ay mga top of the line na hindi mo nga basta-bastang mabibili. May mga brand siya katulad ng IWC Portofino, Movado Museum at maging ng mga mamahaling koleksyon ng Rolex. Ang koleksyon niya ng mga relo ay nagkakahalaga, grabe, ng mahigit sa $8.2 million, o kung sa pera natin yan ay katumbas na yan ng halos kalahating bilyong piso. Talaga namang tila ba gustong gusto ni Kim Jong-un na ipakita ang kanyang mamahaling mga alahas, na kung saan ay sa tuwing nagkakaroon ng missile test ang kanilang bansa, ay alam mo ba na nareregaluhan niya ng mga Rolex ang kanyang mga elite na mga miyembro ng kanyang partido. Kaya naman huwag kang magpapaloko sa simpleng damitan ni Kim Jong-un, dahil kung minsan ay makikita mo lamang siyang nakasuot ng isang simpleng itim na tuxedo. Ngunit ang kanyang mga relo naman ay talaga namang mas mahal pa sa buhay mo. Number 1, pribadong mga golf course. Talaga namang napakaraming mga aspeto sa buhay ni Kim Jong-un ang ikagugulat ng marami sa atin, dahil alam mo ba na si Kim Jong-un ay nagmula sa angkan ng mga golfers? Ang kanyang tatay kasi na si Kim Jong-il ay isang pro pagdating sa golf, na kung saan ayon sa kanyang mga alalay ay minsan na nga daw itong nakapagpasok ng mga golf ball ng 11 beses sa isang araw lamang. At syempre, nagawa niya ito sa golf course na kanyang pagmamayari. At dahil may ganitong kasaysayan ng tatay niya, ay hindi rin naman nagpapahuli si Kim Jong-un, na kung saan ay nag-maintain siya ng mga top quality na private golf courses. Alam mo ba kung gaano kamahal ang maging miyembro at makalaro sa mga golf course? Kaya naman makikita na lamang natin kung gaano kayaman si Kim Jong-un, dahil pagmamayari niya ang napakaraming mga pribadong golf course sa buong North Korea, na kung saan ang bawat isa sa mga golf course na ito ay nagkakahalaga ng 150,000 piso para lamang ma-develop. At para ma-maintain ito ay kinikailangan ng mahigit sa 30,000 piso ang ginagastos nila dito taon-taon. At ayon nga sa mga sabi-sabi, ay mismong miyembro pa daw ng gobyerno ni Kim Jong-un ang naatasang magsaayos ng mga pribadong golf course ng Supreme Leader, na dito ay makikita na lamang natin na hindi ang mamamayan ng North Korea ang pinagsisilbihan nila, kundi ay si Kim Jong-un mismo.
At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Para sa iyo, alin sa mga kagamitan na ito ni Kim Jong-un ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.